kayong issue. May singit at paningit na may init na issue ngayon aming ibibigay sa inyo. At iyak na ito'y magugustuhan ninyo. Naglalagab love na issue. Tatalakayin natin ito. Singit, paningit. Pumpero sa talakayan. Hitik sa editorial. Sa Kongreso at kasama natin si Congressman Mendoza. Kong, good evening at Congressman Nicky, good evening. Good evening, bossing at kay Congressman Nicky. Yeah, so can you give us update kung ano yung development netong inyong napag-usapan ngayon through the custom? Well, so far, nagkakaroon na ng liwanag, ano? At first time nga na nag-attend ni Commissioner Biaso ng hearing at natutuwa nga kami at siya mismo na nagpunta. At at least nakita na natin yung direksyon na galing sa DA, galing sa customs, at saka yung mga hinaing ng mga stakeholders natin. At least siguro may isa pa tayong hearing na gagawin para, kasi ang sinabi natin kanina, lahat ng recommendations na manggagaling sa stakeholders, sa different agencies, i-compile natin, pag-isahin natin, para makagawa tayo ng committee report. At ano yun, based din naman sa consultations din sa stakeholder. Actually, more sa stakeholders ang gusto namin mapagbigyan talaga rito. Okay. Being the chairman of this committee, Congressman Mendoza, how do you find itong nabanggit ni Congressman Salvacion na medyo hindi masyadong klarado yung ebidensya doon sa pagpapalusot na itong ating mga smuggling or kulang doon sa documentation? Well, actually, medyo malabo nga yung nangyayari, ano? May pinakita rin nga si Chairman So kanina na papel sa akin, ha? Well, dapat i-address talaga ng consumption. Yung kagaya nga ng sinabi niya kanina, may discrepancy talaga. Isipin nyo, pareho ng in-import, parehong produkto, parehong-pareho, magkaiba yung binayaran. Yung isa is 77,000. Yung isa, kapareho din ang volume, pareho ng 26,000 lang. So, talagang may problema. Yes. In addition of that, Congressman Mendoza, Congressman Nicky submit to the Bureau of Customs, likewise to the Department of Agriculture, a list of 10 ito yung napaghihinalaan na involved dito sa smuggling. Na kasama rin ba to sa investigation? Well, actually, in receipt din kami dun sa, aware din kami dun sa listahan na binigay ni Congressman Briones, at natutuwa nga kami, at least talagang sincere si Congressman Briones sa kanyang advocacy tsaka sa advocacy ng stakeholders. Well, action na natin to. Hindi, actually, ito yung top 10 na sinasabi ni Congressman Briones, pero sana unahin muna natin tong top 10, tapos kung po pwedeng isabay na lahat eh. Wow. Kung yung talagang kailangan na alisin dyan, kailangan na i-demanda natin. Yan ang gagawin natin. Alam mo, partner, maganda naging resulta doon sa hearing, kasi inulit natin yung binigay natin kay Commissioner Biason kung ano nangyari doon sa top 10 importer na pinaimbestiga natin sa kanya. At sabi naman niya iniimbestigan. Ang resulta na lang ang ating hinihintay. So, when will be the next or final hearing of this committee, Chairman Mendoza? Well, hopefully, pinapag-usapan namin ni Chairman Guanlaw, ano? Kasi by next week, mag-a-adjourn na yung Kongreso. Mm-hmm. Babalik dito sa July na. Mm-hmm. At titingnan namin kung makahabol kami next week ng isa pang hearing. Kung hindi man, at least sa July po, is gusto na namin tapusin. Or pwede over the break, mapag-usapan din ito. Okay, last question ko bago ka magtanong, Kong Mickey. Sa tingin niyo dito sa susunod na hearing, may ibsan na natin yung talagang hinaharap na problema dyan sa custom? Well, actually, dapat. Mm-hmm. Tama nga yung word na, appropriate word na dapat is yung dapat. Mm-hmm. Dapat action na nila. Kasi kagaya ng sinabi ko kanina, napakatagal na ng problema. Sobrang tagal na. Mm-hmm. Kumbaga, kung unfair naman sa stakeholders natin, dahil napakatagal na ng problema, at least, ang gusto rin nating ma-resolve rito, once and for all, yung problema ng dalawang ahensya. Mm-hmm. Matapos na yan, yung problema na. Once and for all, maayos natin at makita natin kung sino ba talagang hindi yung turot ang problema, kasi pag may problema tayo, turo tayo ng turo, nagtuturuan. Madami na dadami na tao, action na nila.
nandiyan yung direktiba, gawa nila ng paraan. At kung hindi man, hindi nila to aksyonan, well, yun ang susunod natin, abangan nila na mangyayari. Yan. Alam mo, Congressman, siguro mapalad tayo ngayong araw na to, no? Nakasama natin si Kong Mendoza. Meron tayo sa Cebu, meron tayo sa Baguio. Pero ngayon lang natin na one-on-one ng medyo tahimik ngayon itong ating partner. Totoo, partner, eh, mabuti at nahagilap mo. Eh, busy yung ating chairman. At maganda, talagang tinutukan yung investigation. Sunod-sunod. At mukhang maganda na nagiging resulta. At ang Department of Agriculture, eh, napakaganda ng nangyari. At meron na lang ilang mga dapat gawin sa Bureau of, sa quarantine section at saka sa NMAS. Pagka na-plancha yun, palagay ko, mababawasan na malaki ang problema ng ating mga mag-aalaga ng hayop sapagkat mababawasan ang ating smuggling. Partner, bago po siguro wakasan itong 2-in-1 natin ngayon, ano? Congressman, alam kong magaling kang chairman itong committee ito. Ito, personal kong tanong, ano? Tingin mo doon sa PESA, lahat yan nare-re-export o nagdududa ka rin na meron ding nangyayari dyan na nakakalabas? Well, yun ang kaya nga binring up na rin natin kanina, kaya din natin inimbita yung PESA, no? Mm-hmm. Para at least, kasi kumbaga, lahat na ng lugar hinalughog natin . Mm-hmm. So at least dito naman, sa area na to, tingnan din natin kung lahat ng po pwede nilang pagtaguan, paglagyan, is dyan, tututukan natin. So you are telling this program, FYI, na sa committee ninyo, na magkasama kayo ni Kong Nikki, walang makakalusot at talagang sisiguraduhin na makikita ang mga dapat makita. Oo, kasama. At saka ano natin, ang vision din, ang gusto rin mangyari ng committee is hindi lang yung band-aid solution sa problema natin, long-term solutions na pareho magbe-benefit ang lahat ng Pilipino. Okay, partner, meron ba ako na iwanan na gustong itanong? Baka meron kang gusto naman itanong kay Congressman. Hindi, partner, sa palibasa, kasama ako sa committee at nakita ko naman yung proseso ng hearing, satisfied naman tayo at ang kailangan na lang talaga natin magkaroon ng resulta at on the part of the Bureau of Custom. Yung sa Bureau of Custom, partner. Okay. Last question, Congressman. Talagang aabusuhin na kita. Kailan mo kami iimbitahan ni Nikki Briones doon na mismo sa iyong distrito para malaman naman ng bayan, ano bang meron doon sa distrito mo? Sige, anytime, isi-schedule ko kay Kong Nikki. Si Congressman Nikki naman, taga-distrito rin . So, magkatulong kami ron. So, sige po, inimbitahan ko kayo, ano, ang inyong pong programa, si Kong Nikki, si Bossing, na bumisita sa ika-4 na distrito ng Batangas. Makita ninyo kung ano yung mga nangyayari doon sa aming distrito. Okay, last parting words para po sa kasapi nitong committee ito, ano ang kanilang mga dapat asahan pa? Well, una-una, nagpapasalamat kami sa mga kasamahan namin dito sa committee, kasama si Congressman Briones, saka sa inyo, sa inyong pag-antabay, ano, pagbabantay dito sa mga nangyayari sa committee, sa kongreso, at itong mga amin namang mga ginagawa rito, para po ikangaho in aid of legislation, hindi ho kung ano mapaman. Ito ay para mapaganda po natin, mapabuti po natin yung tamang sistema sa gobyerno natin. Singit, paningit! FYI!